Thank you, Sir Bong. Saran mo. Akala ko sila yung mag-train na kayong host. Okay. So, good morning! Good morning! Yung iba hindi alam ano ibig sabihin, ano? Diba? O, yung mga nakakinig na po sa akin, kumusta ang negosyo? Yung iba, kalahati, alam ang sasagot. Yung kalahati, hindi. So, alam pang, kaya kalahati, hindi pa ako narang papakinggan. Okay? So, isa po ako sa magbibigay ng coaching training sa inyo. Kasi parang kiko. Hindi man kiko. Parang mag-umpisa kagad tayo, no? Magkaroon tayo ng detail na parang mabilisang galaw para kumita tayo kagad ng malaki. Sino yung gusto kumita ng maganda? Yan. Magkakaiba tayo, ha, ng pag sinabi maganda. Pwedeng maganda sa'yo, sa kanya pangit pa yon, right? Pwedeng sinabi mo, gusto ko kumita ng 50,000, pero yung katabi mo, ang gusto niya kita ay 50,000 a week. Yung katabi mo naman, a month. Yung katabi mo naman, per day. So, depende po sa inyo. Okay? Kasi may mga taong kumikita ng ganun kalalaki. Totoo? Yes. So, depende po yan sa mindset. Correct? Baka, kasi ang importante, alam natin kung saan tayo patungo. Importante rin na alam natin kung sino yung mga sasamahan natin. Correct? Sino yung gusto magkaroon ng ganyang klaseng daunan? Ganyang karami. Yung totoo, ganyan na yan. Tignan nyo. 50,000 na tao. Daunan mo lahat. Weak leg yan. Pwede na? Sa mga kamador, tatlong bangga, pwede na? Okay. Pwede na. Mga nakakaintindi, humano. Totoo yan, mangyayari yan. Nagsimula yan sa umpisa. Nag-iisa ka lang. Hanggang sa dumami kayo. Diba? So, sino rito yung gusto kumita? Ito, tatanungin ko lang, ha? Please, sagutin nyo ako yung sakto sa pag-iisip ninyo. Sino yung gusto kumita ng 20,000 per week? 20. Pwede na. 20. Per week yan, ha? Per week. Sino naman po sa inyo yung gusto kumita ng 100 per week? 1,000 per week. Yan. Paunti ng paunti, ha? How about 500,000 per week? Hindi ba? Parang ganun lang yun, no? Sa totoo lang, ang tanong ko lang sa inyo, simple lang. Habang nilalakihan ko ba yung amount, lumalaki rin ba ang duda mo sa katawan? Totoo naman eh. Huwag tayo bilhan, ha? Sana na po ako sa pambobola. Ha? Alam ko na, basahin yung mga mukha ninyo. Kung talaga naniniwala ka sa sarili mo o hindi. Okay, pero ang topic ko po isa sa bagay, no? Ignite the fire within. Medyo nag-overlap kami ng konti ng training ni Doc Butch. Ang ganda ng training ni Sir, ano? Ni Doc, no? Yes. Nag-sink in ba sa katawan nyo? Yes. Sa puso nyo? Sa isip nyo? Yes. Importante po yun. Kaya bawat training na naatinan natin, dapat nagsisink in sa atin kung ano yung mga natututunan ninyo. Kahit isang word lang. Nakikinig ka ng 3 hours pero may pumasok sa'yo, nag-sink in sa'yo isang word. Importante yun. Kasi yun yung magiging trigger point nyo. Correct? Para lalong mag-move forward. Now, sino po sa inyo, sa totoo lang, ha? Kung hindi po totoo, huwag niya po sagutin. It's okay. Wala pong problema. Do not impress po yung mga katabi ninyo, kagrupo ninyo, apply nyo, wala. Okay? Tanong ko lang, sino sa inyo yung naiintindihan nyo yung networking? Hindi nakatulog. Taas ang kamay. Okay? Sige, taas nila. Yan. Yung talagang hindi nakatulog, ha? Kasi naiintindihan niya paano lalaki yung kita niya. Correct? Okay. Some of you hindi nagtaas ang kamay. So, bakit? May reason yan. Diba? Pinipilit lang kayong pumunta dito. Sino? Ng mga upline niyo. Ba't ganyan mga mukha niyo? Correct? Kasi hindi nyo pa naiintindihan kung paano kumita ng maganda. Bago ako mag-explain ng aking marketing, ng aking ganito topic. Ang networking, nung na-attend din ako sa networking, naka-attend ako ng training, hindi talaga ako nakatulog kasi nakita ko, pwede akong kumita ng malaki. Pero some of us, ang training ninyo kasi, or kung ang na-attend na natin training is kumita ng 5,000, kumita na ng konti, kumita lang ng, how would I say it, kumita lang ng sakto lang, or ano yun, yung part of the profit? Porsyento. Tama? May commission ka lang.
Hello? Yes. Baka ganun yung nasa utak nyo ngayon. Na humumission ka lang sa mga may benta ninyo. Mali yun. Networking ang pinasok ninyo. Umuupo kayo sa training namin. Ang training po namin lahat pang networking, hindi po pang marketing. Kung kayo ang mga marketers, okay? Adjust niyo yung utak ninyo. I-adjust niyo sa mindset ng isang networker. Ang networker po, wala pong limit ang kikitain. Okay? Pero kung marketer ka lang, sorry ha, kung marketer ka lang, hanggang dito lang kikitain ninyo. Kaya marami sa inyo, alam namin, pag sinabi na nakikita kayo 50,000, hindi. Hindi pumapasok, hindi nagsisingin sa utak. Bakit? Ano nasa utak? Ilang kaya, gano'n kaya karami yung ibibenta ko para makuha ko yung 50,000? Kaya hindi ka naniniwala. Sa networking yung possible yun. Kaya tanungin nyo yung nag-recruit sa inyo, yung apply ninyo, paano ba talaga ang networking? It's very important. Kasi ko rito, gusto nyo kumik, gusto nyo magkakotse at asang kamay? Yes! Sino po yung gusto magkakotse? Sino, atas mo! Yan, di ba? Lahat tayo gusto natin magkakotse. Yes! Correct? Yes! Lalo na yung mga lalaki. Di ba pare? Oo naman, para pogi. Correct? Ay, wait pa ko sa inyo ha. Anong kotse ito sa mo? Yung pinadrim ka mo. Wala. Ano? Camaro o Caro? Rolls Royce. Tama, di ba? Pag nag-drive kayo ng mga ganyang klaseng mamahaling kotse, ang tip ko lang sa inyo, dapat sobrang bagal. Lalo-lalo na kung sports car. Kung sports car ang kotse mo, huwag ka magmamabilis. Kasi pag matuloy yung kotse mo, ay, hindi ka nakilala. Sino yun? Wala na. Dapat pag sports car, hindi tindi. At sobrang bagal. Bukas ang bintana. Tama yun. Tama. Kung gusto mo nang matuloyin, okay? Useless yun. Hindi ka makikilala. Sayang yung forma mo. Nakukuha niyo ako? Yes! O, akala niyo kasi parang na speed, no? Ang sports car, parang pamabagalan yan. Parang makilala ka, di ba? Kaya kung bumili sports car, parang sumikat ka eh. Correct? Yes! Alat ang mga bago itong mga to. Okay, ganda. Pag tinanong kayo, kumusta ang negosyo, ang sagot ay? Hi! Good expression, gayahin niyo ako ha? Ganito ha, pag tinanong ka ng kaibigan mo, parang kumusta yung pilasok mong negosyo, ay dole! Yung expression ko? Ha? Ganito, ay dole! Ano nga? Grabe nga! Ganun ha? Sige, tatanungin ko, kumusta ang negosyo? Ay grabe! Ay grabe! Ay grabe! Ano nga nangyari? Grabe! Ano nga grabe? So isa-isa mong grabe, walang nangyari ako. Ano positive note, nakita nila, grabe yung mga, ano, grabe, grabe, may nagpabago na sa kanya. Right? Sira na ulo. Ganoon naman tayo sa networking eh. Wala pong networker na masyadong seryoso. Ha? Karamihan sa atin, mga baliw. Correct? Diba? O, sige. So, marami tayong pangarap sa mundo. Pero kung nangangarap ka, diba? Kaya ka nga na umuupo rito kasi may nakita kang, sign up para makuha mo yung pangarap mo. Yes! Diba? Dapat sa pangarap po ninyo, kung ano man yan pangarap ninyo, maliit man yan o malaki, dapat meron pinatawag na burning desire. Sa Tagalog, nagbabagang pagnanasa. Nakakapaglaway ha. Diba? Tignan mo yung katabi mo. Diba? Mukha ba naglalawayan? Okay. Katuloy ka, brad. Diba? Nagbabagang pagnanasa. Yung gusto-gusto mong ma-achieve. Sa mga lalaki po, pag nakita mo yung talagang gusto-gusto mong babae, o sa mga babae, gusto-gusto mong lalaki, iba naman yun. Diba? Yung nagbabagang pagnanasa na gustong-gusto mo siyang makasama, gusto mo siyang magpasagot, gusto mo lahat makuha. Tama? Yes. Yung ganung klase. May gusto kang bagay na hindi ka na makatulog. Meron po ba sa inyong ganun? Yes.
Nung gusto niya makuha yung pangarap niya, hindi siya makatulog kasi alam niya may way na. May paraan na. Ang problema kasi, may pangarap tayo pero hindi natin alam kung paano makukuha. But in this kind of business, dito makukuha ninyo. Believe me, kagaya ng sinabi ni Doc kanina, may mga taong professional, may mga unprofessional, may hindi nakapag-aral, kumikita na malaki dito. Because sa networking po, wala kaming pinipili. Hindi po pinipili dito kung nakapag-aral ka, nakapag-tapos ka, kung professional ka o hindi. Pwede dito kahit mang-mang. Ganun po siya ka-equal. Pasipagan dito, hindi po ito pagalingan. Kung mas masipag ka mag-recruit, mas marami ka makukuha. Kung gagamitin mo yung talino mo, mas maganda. Pero kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari. Okay? So kung nangangarap ka ng karoon ng sasakyan, dapat yung design mo na makakuha ka ng kotse, yung tipong hindi ka na makatulog, kaya gusto mo na gumising kinabukasan para magtrabaho ulit. Nakuha niyo yung point ko? During our time na nag-network kami, sabi sa amin ang apply namin, si Sir Francis Miguel, sabi sa akin, Edwin, dapat kung meron mong pangarap na kotse, i-print mo. Buha ka ng litrato, tapos lagay mo sa loob ng CR. Bakit naman sa loob ng CR? Sabi niya, dalawa yan. Sa ibabaw ng kama o sa kisame, at saka sa CR. Bakit? Para pag matutulog ka, nakita mo agad yung pangarap mo. Di ba? Gusto mo na agad gumising. Pag nagpupupo ka, mamadaliin mo. Para mga trabaho ka na kaagad. But tell you honestly, pag may pangarap po kayo, at lagi nyo nakikita at gusto nyo makuha, automatic po yan. Always, mabilis kayong kumilos. Pero kung tatamad-tamad ka, wala pong mangyayari. Again, balik tayo sa burning desire. Kailangan gustong-gusto mo siya makuha. I still remember this. My friend, may downline, yung apply po nila Sir Julius Penosa, nila George, Vice Governor Gonzales, nila Vice Arnel Limpin. Nung nagpunta kami ng Canada, gustong-gusto niya talaga makabili ng Ferrari. Ito yung jeepney driver, ha? Nakainigurin ako. That is yung jeepney driver na nag-network. Sa sobrang gusto niya gustong makakuha ng Ferrari, pumunta kami sa Ferrari store sa casa sa Toronto. Nagpunta kami doon, alam niyo kung ilang oras kami nandun sa casa? 5 oras. Alas 8 ng umaga hanggang alauna ng tanghali. Wala siyang ginawa ko, di nakaupo lang doon, tinititigan lang yung kotse. Ganun niya kung gustong-gusto magkaroon ng Ferrari. After 5 months, nakabili po siya ng Ferrari. Okay? Sa pwede natin jeepney driver na nakabili ng Ferrari, unang-unang networker na nakabili ng Ferrari sa Pilipinas. Lupit, ano? Kasi gustong-gusto niya mangyari yun. Tandaan niyo to, pag nangigigil ka, nakafocus ka sa mga dapat mong kunin. Balipasok na tayo. Ang importante lang kung bakit yung ginagawa ang networking is you should know your why. Alam niyo dapat kung bakit ka nandito. Hindi dahil sa inutusan ka ng tatay mo. Hindi dahil sa inutusan ka ng nanay mo. Hindi dahil sa nandyan yung barkada mo. Hindi dahil sa kung ganun lang po ang mga reasoning ninyo. Andito yung mga kaibigan mo. Yan ang why mo, hindi kayo tatagal. Ngayon pa lang, pwede na kayo mag-quit pag naulanan kayo. Pero kung ang reason ninyo, malinaw, may clarity, personal man yan, example, kagaya ko, hindi ako mayaman eh. During our college days, 8 kami magbabarkada sa UST. Yung 7 may kotse lahat, ako lang yung wala. Alam niyo ba yung ramdam ng inggit? Araw-araw sinusundo ako ng mga kaibigan ko. Pero mayabang ako, bakit? Ako yung walang kotse. Pero minsan, paborito nila akong kasama, minsan 4 na kotse na sa bahay ko. Ako yung mamimili ko, kanino ko sasakay. Di ba? Pero utusan lang po ako nun. Pero totoo naman yun. Okay? Sa sobrang gigit ko, inggit na inggit ako, dumating ako sa point na sana, pinangarap ko magkagera sa Pilipinas. Para maranasan nila yung hirap na hinadaranasan ko, kasi sila hindi naghihirap eh. Ganun po yung inggit ko sa kanila, sana magkagera. Kasi hindi pa naranasan ng mga to, paano magutom. Hindi pa naranasan ng mga to, paano utos-utusan. Okay? So, ako, ang nangyari sa akin, personal ko, gusto ko na makarating din ako sa tugatog na meron sila.
Although mahal lang nila yun sa mga parents nila. Gusto ko sarili ko. Gusto ko may pakita ako sa sarili ko. Kasi nagsawa na ako sa buhay mahirap. Sino yung sawa na? Gusto mo, dyan ka pa rin, okay lang yan. Buhay mo naman yan eh, di ba? Okay? Nagsawa na ako. So, clarity. Ano yung gusto mong mangyari? Hindi yung buhay ng apply mo pakikialaman mo. Hindi yung buhay ng downline mo pakikialaman mo. Ang pakialaman mo yung buhay mo. Ano yung personal goal mo? Okay? Makapag-travel ka sa ibang bansa ng sarili mo? May pera ka pang baon kung nag-aaral ka? Kumikita ka ng 10,000 per week? 20,000 per week? 50,000 a week? Ano yung makikita ng mga kaibigan mo pag meron ka ng ganun? Ang sarap umatay ng reunion pag ganyan, tama? Yes! Ang sarap makita ng mga kaibigan. Bakit? Sagot mo na. Sa mga kaedadan ko pa, 52 years old. Sa mga kaedadan ko, alam nyo to. Okay? Ang gibigan natin nung araw, Tia Maria. Walang nakakasagot. Ako na pala matanda dito. Walang niya kayo. Okay? Nung araw. Okay? Yung picture ng kukwento ko lang sa inyo, ha? Yung picture ng zombie, kung tawagin. Nung time na yon, 50 pesos per picture. Okay? Lagi nila akong kasama. Ako yung taga-order. Ako yung inutusan nila. Dumating yung point, nakaipon ako ng 200 pesos. Ako yung nag-iaya sa kanila. Sabi ka, tara, Tia Maria tayo. Sabi nila sa akin, wala kami pera. Meron ako. Sagot ko yung apat na pichil. Alam niyo, nagpalakpakan yung mga kaibigan ko. Di ba insulto yun? Nakakabwisit kaya. No? At least, sabi ko, at least nakaipon ako. May panginom tayo ngayon. Hindi ko talaga ito makalimutan yung mga ganyan mga panahon. No? Yung dinadown ka ng mga kasama mo. Kaya gustong-gusto ko umunlad. Pero sunod ko ito. Okay? Nasubukan niyo na ba i-down kayo ng mga pamilya ninyo? Yes! Ano yung sagot dyan? Tandaan niyo ito ha. Pag marami ka dito, automatic, ikaw ang decision maker sa bahay niyo. Ulitin ko ha. Pag marami ka dito, ikaw ang decision kahit ilang taong ka lang. Pag marami ka dito. Tandaan niyo ulit ito. Pag may sakit ang magulang ninyo, sino nga hanapin? Yung pinakamatalino o pinakamayaman? Kahit bobo yun. Di ba? Pag may sakit sa akin, may sakit si tatay, tawagin niyo ang atin natin, pinakamatalino yun eh. Walang ganun. Ang hanapin ano? Yung pinakamay pera. Sa ganitong klaseng negosyo, pwede kang magkaroon ng maraming maraming pera. Di ba? Net and right lang yan. O, oh, clarity. Isa pa sa reason, family. Kasi, kung hindi ikaw kikilos sa pamilya mo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Di ba? Nakikita mo na yung pamilya mo eh. Ganun pa rin eh. Ano nangyayari? Walang nangyayari. Di kumilos ka na, ang tanong lang ganito, ayaw nilang maniwala sa'yo. Totoo hindi? Di ba? Pinipigilan kayo. Sino yung mga kumipigil sa inyo? Mga mahal niyo sa buhay. Bakit? Kilala nila kayo eh. Alam nila ang pagkatao ninyo. Sa tagal ng panahon, hindi sila umundad. Tapos ito, magsasabi, uundad tayo. Di natural, tatawanan ka. Agree? Yes. We have to change. Okay? Mamaya, magiging topic natin yan. Ako gusto ko lang, simple lang. Ayokong manahin ng anak ko yung minana ko sa magulang ko. Mas gusto ko, magbigay ko sa kanila. Share ko lang po sa inyo isang story. Is it okay? Yes! Personal story. Sino may mga anak dito, maliliit pa? Okay. Okay? Hira niyo ha? Noon nag-start ako mag-network, I was 25 years old. My wife was 3 months pregnant. During that time, ang first paycheck ko sa networking, ang laki. Hulaan nyo. Okay. Ha? Ang laki. 334 pesos. Nakakatawa? Nung araw? Kahit nung araw, maliit din yan eh. Diba? Nag-start ako mag-network November 21, 1995. December, may na-recruit ako. 30 yung in-invite ko, walang sumama.
tatlo lang yung sumama pala, isa lang ang sumali. Dahil doon sa sumali na yun, nagkaroon akong direct referral, 334. Ang laki, no? January yan. O, kung matino ka, tutuloy mo pa? Tatlong buwan buti sa kasawa mo, tutuloy niyo pa? Yes! Hindi mo yan itutuloy kung wala kang vision. May nakita ako eh. Kailangan ko lang simulan. Kailangan ko lang maniwala. February, naging 3,000. Pwede na? Lumaki na ng konti. March, 42,287.23. Pwede na? Pwede na. 1995. 1996. 42,000. Pwede na. Sabi ko sa misis ko, pag nanganak ka, huwag ka mag-alala. Mayaman si Papa. Balikan ko yung story, ha? Bakit sa family ko? Lumaki ako sa inggit, eh. Okay? Gustong-gusto ko umunlad. Kaya lang di ko alam kung paano. Sabi nila, mag-aral ka maiging. Meron naman ako. Comsci graduate ako. Nursing graduate ako. Dalawang course ko. Akala ko pag marami kang course, yayaman ka. Hindi pala. Doon pala sa bilog-bilog. Kaya nakakasiro ng ulo ito eh. Di ba? Ikaw ito, tingnan nga, bilog-bilog ha. Ikaw, eh, para maintindihan nyo mga marketer ha. Hindi yung attend kayo ng attend. Ikaw yan. Para may kaintindihan tayo. Okay? Para align tayo. Ikaw to. May na-invite ka. Yung kaibigan mo may na-invite. Kilala mo ba? Yes. Hindi na. Yes. Yung kamag-anak na in-invite ng kaibigan mo, kilala mo pa? Yes. Dumami. Humaba. Magpapaalam pa sa'yo yan? Yes. Hindi na. Sa mga marketer po ha, pakinggan nyo ako maigi. Para maintindihan nyo, sumali na kayo. Okay? Ikaw ito. Ito, taga Palawan. Hindi mo kilala. Nagustuhan ng negosyo. Nagpasok ng sampu. Pwede hindi? Pwede! Ito, taga Hong Kong. Kaibigan ng kamag-anak na kakilala ng kachismis ng kapibahay mo. Pwede? Pwede! Kilala mo pa? Pwede! Nagpasok ng sampu. Magkano kinita mo? 18. Di ba 18,000? Sa kanya pa lang yun. Tama mali? Yes. Makukontrol mo to? Pwede! Ito. Eto. 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 O sabihin nyo kung titigil ako. Nadami hindi. Nadami. Ha? Nadami hindi. Nadami. Gusto nyo maging ganyan? Hindi. O tinatanong ko ba kung pinag-aralan mo? Hindi. Tinatanong ko ba kung pangit ka? Hindi. Huwag kang umamin. Umamin ka. Naku nyo? Get a networking. Yes. Hanapin ko lang yung kapareho mo. Hindi lahat ng isasama mo, sasama sa'yo. Ang hanapin mo yung kapareho mo na naghahanap ng magandang buhay. Clarity. Dapat alam mo kung bakit ka sumali dito. Hindi yung dahil may kapitbahay ka na nandito. Hindi dahil yung crush mo nandito sa hub. Hindi dahil sa hub may nagpapakain. Hindi ganun. Sino laging gutom sa hub? Hindi nagtaturuan na. Wala nang ginawa kundi tumingin sa ref. Lagi pantulog. Kaya wala ba yung tuluan? Amin lang lang. Kaya tutuluan kayo eh. Diba? You should know your why. Importante yung alam mo. Bakit gustong-gusto mo kumita? Share ko lang yung story ko. Yung wife ko po, nung mga anak, nung nabuti siya, meron siyang kamag-anak na ano, kapareho niya. Buntis din. At nakikita ko na balang araw, yung anak nila, yung anak ng relative ng wife ko na mayaman is magiging kalaro ng anak ko. Tama? Yes. Nabibision ko yun. Nakikita ko, sabay silang lalaki. Etong ayoko. Sasabihin ng anak ko, Daddy, bakit siya ang ganda ng mga laruan niya? Bakit ako ang papangit? Daddy, bakit siya ang ganda ng school na pinapasukan niya? Bakit ako ang pangit? Daddy, ba't ang sasarap ng kinakain nila, pati baon niya sa school, ang ganda? Ang sarap, ba't ako puro ganito lang? Daddy, ba't siya ang gaganda ng... may kotse sila, ba't tayo nagka-tricycle lang? Yan ang ayoko itanong sa akin ng anak ko. That is why, nung nakakita ako ng risk, nakakita ako ng paraan ko, paano kumita ng malaki,
ginap ko. Kasi I know my why. Gusto ko yung pamilya ko guminhawa. Gusto mo bang guminhawa pamilya nyo? Yes! Yun! Dapat alam mo yun. Sa puso mo yun. Hindi yun dahil sumama ka lang dito. Useless yan. Muwi ka na. Sorry ah. Kasi nanghihinayang ako sa inyo. Ang dami nyo. Naniniwala ko bawat isa sa inyo kaya magkaroon din yung crossing group. Believe me. Kahit hindi ko naniniwala sa sarili mo, matan ka lang dito, mababago yung takbo ng utak mo. Huwag na sa Zoom. Ha? Puro lapida lang dun. Wala makaibindihan, tama? Nakapatay pa camera. Okay? Again, next, bukod dun sa branding design, you should have the time frame. Kailan mo gusto kumita? Kailan niyo gusto kumita? Yun na, kamaya. Maraming ganito ha. Ito ang mindset. Yung anak ko na lang, pag kuminhaw, pagkakapatapos siya ng pag-aaral, siya yung tutulong sa akin. That's a wrong reasoning. Ngayon pa lang dapat, alam mo na kung kailan ka kikita. January, ano ngayon? 3. We have, bawa na yung December 25 natin, 2023. Kaya ba natin magandahin? Yes! Kaya ba? Yes! Yung clarity natin, kaya mo ba mabigyan yung mga anak, yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, nang gustong gusto niyang regalo pagdating ng Pasko, this year? Kaya hindi? Kaya! Kayanin mo! Huwag mo na sabihin kaya. Kaya, kaya. Sabi mo, kaya ko yan! Kaya! Sigaw mo, kaya ko yan! Kaya ko yan! Hindi ko makinig! Kaya! Kaya mo yan! Kaya. May tutulong naman sa'yo eh, andyan yung team nyo, andyan yung upline nyo, andito ang training team. Diba? Ikaw na lang ang dapat kumilos. Nakukuha niyo point? Yung point na rin? Okay. Sinabi ni Doc Ed kanina, ni Doc Butch kanina, specific measurable, attainable, realistic, and time-bound. Please naman, huwag niyo naman sabi sa akin kagad na, ang gusto kong kotse, Ferrari, Rolls Royce. Input ka pa nga nagre-recruit, Rolls Royce ka na agad. Correct? But that's good. No? Okay? Kung yun lang talagang dream car mo, it's okay. Walang problema ron. Be realistic. Specific. Anong gusto mong kotse? Honda Civic. Ha? Honda Civic. Pwede na. Kulay, puti. Itim. Sabi ko nga eh. May cortina wala. Mabaya ko. Bakit gusto mong may cortina? May banda sa likod. Measurable, attainable. Yung maa-attain ng utak mo. Marami sa atin. Sasabi ko, gusto kong magkaroon ng helicopter. Hello. Relax ka muna. Yung kaya ng utak mo. Okay? Bigyan ko naman na, sample ha. Sample. Sir, pag binigyan ka ng 3 million, anong gagawin mo? Business. Anong klase? Yung ano? Yung sisimsa mula magbuka. Gaya ng? Di ba may isip? Di ba may isip? Okay. So, ibig sabihin, hindi kayo ready. Kaya ako nagbibilang, kung ready ka na, madali na sumagot. You're not yet ready. Kaya marami pong tao ang tumatama sa sweepstakes nung yung mga mansandalian lang naghihirap ulit because they are not ready. Okay? So you should be ready. Pag tinanong mo ko, ano gawin mo sa 3 million? Ibilang ko Rolex, 3. Tapos na. Gusto mo patik pilit? Di isa lang. May relong ganun. May relongan 27 million eh. Hindi pumasok sa utak niya yan. Pag sinuot mo, gagawin mo kami mo. Sa buong bigat. Yeah? Totoo yan meron. Okay? May ganun. So, depende yan. Okay? So, again, may time frame dapat kung kailan nyo gusto umundar. Kung kailan nyo gusto magkaroon ng kotse. Kailan nyo gusto makakuha ng first 20,000 ninyo. Okay? Dapat meron kayong due time. May meron kayong target date kung kailan nyo siya makukuha. Hindi po pwede yung bahala na. Kaya nga sa school, di ba, meron tayong tinatawag na deadline. Importante yung deadline. Gawa nyo ng deadline. Bigyan ko kayo ng tip, ha? Gagawa kayo ng mga, kanyang Honda Civic, ang gusto mo. Di ba? Nagyan mo ng date, kailan mo siya makukuha.
Be realistic, ha? Huwag naman lagi nyo, January 4, dapat may, January 4, 2023, may kotse na ako. Hindi pwede yun. Okay? Mga 2 years. O 1 year. Ano yung mga pangarap ninyo, ilista nyo? Kailan yung gusto kumuha ng, makakumita ng 50,000 amount? Kailan yung date? August 1, 2023, dapat nag-50,000 a week ka na. Gawin nyo ng paraan yun. Para yun ang na-remember nyo, kung tinignan nyo, ito pala ang dapat kong gawin. Nakukuha nyo ako? Kasi kailangan may deadline. Para kumilos tayo. Next. Pakibasa nga po. There's no change without sacrifice. Ulit. There's no change without sacrifice. Meron pala sacrifice yung dapat gawin. Ano yun? Change the mindset. Baguhin po. From fixed mindset to growth mindset. Fixed mindset, sasabihin natin na, ay hindi na, hanggang dito na ang buhay ko. Yung growth mindset, hindi, kailangan ko mabago yung pag-iisip ko. You have to sacrifice. Ano yung sacrifice natin? Ganito, may training dito. Atin kayo, sacrifice yan. Umuha ka ng malakas, sacrifice yan. Noong panahon namin, pag may training, umatid kami, kapila na may bayad pa nga eh. It's okay, ganoon namin binabayad ng mga training. Pansin nyo, wala ng video ngayon. Hindi na kami nagla-live. Bakit? Kasi wala na eh. Hindi nyo binavalue. Naramdaman namin na training team department na hindi binavalue yung mga training natin. Wala lang, magra-record lang tapos isi-send. Tingnan nyo ha. Sabi mo sa tanglay mo, nanggalambot ka, o apply din, nawawala na ako ng gana, o sige, panoorin mo to. Are you sure panoorin niya yan? Ikaw nga, hindi mo pinapanood eh. Kayo mga nagbibidyo, taas ang kamay ng nagbibidyo. Sige, taas nyo. Taas nyo yung video nyo. O yan ha. O kayo mga nagbibidyo ha. Tututuro ko na kayo. Papasan nyo sa downline nyo yan. Kayo mga downline na nakikinig ngayon, tanungin nyo muna sila ha. Apply, pinanood mo ba to? Kung hindi, i-delete nyo. Kasi ano nangyari? Naging practice po natin para sa nanampasan ng training. Wala tayo pinatag ng personal intervention doon sa pinapasahan ninyo. They don't care. A good example is this. Kasama kita. Bigla ko siya ituturo. Mayaman yan. Ano sasabihin sa akin? Pakailan ko. Tama man eh. Totoo hindi? Kasi wala eh. Wala interaction eh. Pero kung na-introduce ko muna siya, oh, bahari si ganito, si Sir Elmo, si Sir Ian, ang tatalino niya, ang gagaling na kumikita na napakalaki yan. Meron na kagad relation. Pero kung wala kagaya ng video, pasa lang kayo ng pasa, pakailan nila sa amin. Sino ba ito mga to? Papangit naman. Ako lang pala, hindi kasabi yung trainer niya. Ako lang po. Meron man damay eh. Gagalit sila sa akin mamaya doon. Gets nyo? Yes. Nakuha nyo? Change the mindset. Look, eto kayo. Sa paligid ninyo, sa bahay ninyo, lahat, kaibigan ninyo, mga barkada ninyo, ang kapitbahay ninyo, lahat sila mga negative. Tama mali? Yeah. Walang naniniwala sa inyo. Bakit? Lahat ito, sanay sa hirap. Alam na nila yung buong hirap. Kahit anong gawin na, sanay siya manood ng TV na puro drama. Tama? Tapos ikaw, bigla ka atin ng training, ano sasabihin ng mga yan? Sira ulo. Kung atin-atin, ano bilog-bilog, kalukuhan yung scam yan. Tama? Yes! Because, yun ang kinasanayan nila. Ano ang sakripisyo mo? Change! Labas ka dyan! Maghanap ka ng mga kaibigan mo na pareho kayo ng mindset. Kaya ito yung mga bagong grupo nyo. Kayo-kayo magkakasama, nagbabaliwan. Tama, mali? Kayo-kayo yun. Nagbabaliwan. Anong pangarap mo? Ganito. Ikaw, pangarap ganito. Diba? Para mo sira ulo. Totoo naman. Pagdating dito, baliwan din. Diba? O pag-uwi mo ng bahay, ganun na naman. Sino naman yung mga kasama mo? Negative na naman. Kaya maganda ang training kasi nababago yung mindset ninyo. Unti-unti. Hindi naman kaagad-agad. Mahirap kayasin yan. Okay? Para yung kutsilyo na punong-puno ng kalawang. Kinalawang na eh.
Naniniwala kayo na sobrang-sobra ang biyaya sa buong mundo na pwede kayo umaman? Yes! Kaya lang, nililimit lang natin. Tayo ang ayaw maniwala. Totoo hindi? Oo! So, change mindset. Baguhin nyo ang pag-iisip. Pwede kang umaman. Pwede kayong kumita ng malaki. Sino gusto mong kotse? Pass ka man. Yeah. Masarap mang imbig. Lalo-lalo na ito mga alam. Yeah. Mga nabubis. Lahat ng tumawag sa inyo ng power. Yung plaka nyo, lagyan nyo power. Para, oh si power. O di ba yung kotse ka na? Tama. Ganun yun eh. Okay? Lahat ng mga nabubisit sa inyo, balikan ninyo balang araw. Pag may kotse ka na, pakita mo sa kanya, ha! Papatay mo sa hindi talaga. Bakit? Pinapatay ka sa buwisit eh, di ba? So, parang araw, pag nagkaroon ka ng resulta, patayin mo naman sila sa hindi. Yes! Tandaan nyo to, hindi po lahat ng hindi sumama sa inyo ngayon is forever na ayaw. Naghahanap lang yun na resulta. Agree? Yes! Naghahanap lang yun na resulta. Ang tao po naniniwala sa nakikita, hindi sa naririnig. Yes! Pag sinabi, yayaman ako dito, pakita muna. Agree? Yes! Papatunayan ko sa inyo, ha? Patas, kanan na may. Kanan. Kanan ka man. Kanan nga eh. Matubang kita dyan eh. Pare, sabihin nyo sa akin, ang tao, naniniwala, sa nakikita, hindi sa naririnig. Ang tao, naniniwala sa nakikita, hindi sa naririnig. Pakilagay po yung kanang kamay nyo sa inyong baba. Baba po. Opo. Ha? Ang tao, naniniwala sa nakikita, hindi sa naririnig. Ang sabi ko po, ilagay ang kanang kamay sa baba. Nasaan ang baba nyo? Nandito na. Nandito yung baba mo. Pai-Indian ka. Hindi ka Pilipino. Hindi ka tao. No, naintindihan niyo yung point? Yes! Naniniwala ang mga kapitbahay mo, kamag-anak mo, mga tao na bubuisit sa'yo, sa mga resulta mo, intayin mo, darating yan. Yes! Okay? So change the mindset. Next, change sino? Yung habits ninyo. Kung ang habit mo laging manood ng K-drama, manood ng mga Pilipino drama, palitan mo na. Kung ang habits mo laging mo sinasabi sa kanya, no, na mahirap ang buhay, palitan mo na. Yes. Kasi affirmation yan eh. Every time na sinabi mo, ang hirap ng buhay ngayon. Affirmation yan. Inipilit mo yung sarili mo, mahirap ang buhay ngayon, kaya naghihirap ka. Sabihin mo sa sarili mo, maginhawa ang buhay ngayon. Yan, lagi mo sasabihin sa sarili mo. Yayaman ako. No, sorry. Mayaman ako. Hindi po pwede yung ano, yayaman. Kasi pag yayaman, hindi mo mahabol. Kailangan ngayon pa lang sinasabi mo na mayaman ka. Sabi mo, mayaman ako. Madali pumasok ang pera sa bahay ko. Makapal ang bulsa ko. Puro sipon. Diba? Change your habits. Palitan mo yung pananaw mo sa buhay. Palitan mo yun. Galaw mo. Kung ang kilos mo, eto, tandaan nyo ito ha. Eto bang kilos ko para sa ikaw-unlad ko o ikabubuti ko? Ay ikasasama ko. Pag sa isip ninyo, ikasasama, pigilan nyo na. Kung meron kayo pangarap, okay? At sinabi mo sa sarili mo, dito, pag nag-recruit ako ng marami, may makukuha ako. Pero pag tinamad ako ngayon, wala mong nangyayari. So dapat alam mo yun. Nakukuha niyo point ko? Yes. Change your habits. It will take only 21 days to change a habit. Araw-arawin niyo lang. A good simple thing to do. Pag-gising niyo ng umaga, tiklopin niyo na agad yung higaan niyo. Umpisahan niyo sa ganun. Sino sa inyo gumagawa ng ganun? Uwe! Mga sinamali yung mga tao dito. Yan yung una-una mong gawin. Bakit? Pag-ising mo, tiklopin mo agad.
Okay? Antukin ka man, ang sarap bumalik. Diba? Pag inantok ka, masarap bumalik sa kama. Bakit? Ayos eh. Kasi ang gulo-gulo. Ang sarap tignan pag ayos. Umpisahin nyo sa ganun. Araw-arawin nyo. On the 22nd day, magugulat ka, magbubusit ka na pag hindi mo siya natiklo. Agree? Yes! Okay. May natututunan ba? Yes! Ayan o, change friends. Hindi ko naman sinabi, iwanan nyo. Palit muna. Yung mga ayaw maniwala sa'yo, dyan lang yan. Dyan ka muna. Okay? Garap muna ako ng mga kaibigan ko na naniniwala sa kakayanan ko. Kaya kayo sa hub ninyo, tama? Yes. Magkakasama kayo, pare-pareho kayo dapat ng frequency. Pare-pareho kayo dapat ng gusto mangyari sa buhay. Diba? May isa sa inyo na negative, tapon nyo. Huwag nyo hainan ng pagkain, negative kin. Wala kang ma-recruit, eh bakit? Paano ka ma-recruit? Wala ka naman ginagawa. Agreed? Oh. Basa. If you do not sacrifice for what you want becomes the sacrifice. You have to change. Correct? Kung mahilig ka manood ng TV, tigil-tigilan mo na. Subukan mo lang ng isang araw. Marami dyan sa atin gusto mag-diet. Oh, sakto. Diet. Diba? Ang hirap na umpisa eh, diba? Lagi na lang New Year's resolution yan. Diet. Correct? Mag-diet na ako. Kailan? Next year. Ganun, diba? So again, ito ang linaw nito, no? If you do not sacrifice for what you want, gusto nyo kumita ng malaki, mag-reflect ka agad. Tingin mo muna yung games sa cellphone nyo. Sa, nung nag-network ako, bawal ang games sa cellphone. Sine-check ko yung mga cellphone ng downline ko. Pinapasok ko yun. Oh, personal yan. Oh, pero kung gusto mong kumita, turuan kita. Lagi ka nagpapaturo sa akin. Tapos sasabihin mo sa akin, wala nangyayari. Pati yung cellphone. Eh, puro games eh. Inuubos mo yung oras mo dyan. Imbis na mag-recruit ka, imbis na mag-aral ka, wala nangyayari. Gusto nyo kumita, tanggalin nyo lahat yan. Pag-iisipin nyo lang, ano yung ikaw-unlat ninyo. Nakukuha? Yes. Okay. Plan. Dapat nagpa-plano. Hindi ba pwedeng walang plano? Okay? Paano yung gagawin niyo? Ilan ba dapat i-recruitin ko sa isang araw? Ilan ba dapat training na matinin ko? Paano ko mag-o-online? Paano ko mag-o-offline? Ano yung mga dapat achievements na dapat ko makuha? Planuhin ninyo. Okay? Of course, take action. Pag nagplano kayo, pag walang action, useless yan. Nabanggit na ito ni Doc Butch kanina. Correct? Okay? Useless po ang plano ng plano, pero walang ginagawa. Magda-diet ako 2023 starting January 2. January 3 na po, hindi nyo pa sinisimulan. Simulan nyo na. Walang action, useless ang planning. Okay? Dire-diretso lang, ha? Kung gusto nyo, di ba? Kaplano ko. Nung hinahin ako, laki na ng mga, di ba? Credit ko sa ano eh. Sa games na to, ang dami ko na. Burahin mo na. Kaya mo yan. I-detouch mo na yung sarili mo dyan. Huwag na kayo manood ng gay drama. Walang makayayari sa inyo. Pagtapos mo, pagkwentohin lang, wala na. Hindi kayo unang dyan. Ang una dyan yung artista, hindi ikaw. Diba? Pag umaman ka na, adi, panoorin mo lang ng gay drama, bumili ka malaking TV. 88 inches. Tutok mo yung mukha mo po. Hindi mo mawala yun, mabubura ba yan? Hindi, pero yung oras na pinapalipas nyo, sayang. Kalpinin yung tabi mo, sayang yung oras, wala. Magbago ka na. Okay lang, dapat magsimula. Tira
next week. Now. Not tomorrow. Not later. Ngayon na. Gusto mo yumaman? Marketer ka. Pag-aralan mo pa paano maging networker. Yun ang aralin nyo. Ubatahin na kayo. Ano ba yun? Ba't yun nandito? Networking to. Ang kumpanya na to, networking, hindi po pang-marketing to. Wala kaming training pang-marketing. Pang-networking lahat. Mali kayo na inaatinan. Sabi ng upline mo, sabi ng may-ari ng hub, eh, marketing ka kami. Siya pang-train sa inyo, hindi kami. Kasi networker kami. Tandaan niyo yan, ha? Edwin Sandalio po ang pangalan ko, and I don't care kung saan po na natin bukas. Sa akin. Because karamihan na marketer pala, hindi namin alam. Magkaiba po tayo ng mindset. Baka iniisip nyo, kumita na malaki, eh, tinuturo namin yun. Diba? Eh, okay na, maniwala ka, yayaman ka dito. Yes! Okay? During your action, monitor your action. Nagagawa mo ba yung dapat mong gawin? Baka hindi naman. Binura mo nga yung games mo. Bukas, load mo ulit. Tama? Nagbura ko naman eh. Sayang talaga eh. Diba? Ang lakas mo naman eh. Sa ano? MU? Ano tayo? Kaya nyo, alam nyo? Monitor nyo yung growth ninyo. Umuunlad ba kayo o hindi? Importante yun. Ha? Okay? Of course, pag na-hit nyo na yung goal ninyo, kumita na kayo ng 50,000. Sabihin natin 10,000 muna. Kumita na kayo ng 10,000 on a weekly basis, renew your goal. Dapat mas marami naman. 30,000 naman a week. Na-hit nyo yung 30,000 a week, bago na naman. Dapat 50,000 a week. Na-hit nyo na naman, dapat 100,000. Na-hit nyo na naman, dapat 200,000 a week. Naungan niyo ko? Na-hit nyo yung 200,000, dapat consistent. Hindi pwede pa plak-plak-plak-plak-plak. Naupan yung point ko? Yes! Next. Focus! Focus saan? Sa goal. Tandaan niyo po ito. Ang focus, laging may distraction. Yes! Diba? Yes! Sino yung nakaka-distract sa atin? Napakaraming bagay. Okay? Focus nga eh! Siya yung distraction. Gulo nyo. Sinadya po namin yun. Para ma-distract kayo. Mas pogi naman ako sa kanya. Bira naman. Buti hindi si Ian pumunta. Total distraction mo. Diba? When I say distraction, maraming bagay po na nakaka-distract sa atin. Old habits. Lalong-lalo na yung boyfriend. Girlfriend. Ayoko niyan! Networking. Ayoko niyan. Pansinin mo ko. Yan. Distraction niya. Tama ba? Magkamina na tayo. Kahit tayo lang naman dito. May tanong sa akin. No? Nandiyo ba si Sergio? Nanong niya ako eh. Sir, paano ba pag na-inlove daw man? Yan ang pinakamahirap na distraction. Pag na-inlove. Hindi mo na mainit. Nakapokus na siya sa love niya. Huwag muna! Magpayaman ka muna! Pag malak nakita mo, ako, Diyos ko po. Mabilis kang mamahalin mo. Diba? Aminin na natin, there's so many distraction sa mundo na, sa mundo ito. No? Unang-una, gutom ka na. Hindi ka makarecruit. Dad, wala naman dyan mo eh. Correct? Pero niniwala ba kayo na pag lagi kang gutom, ano, pag wala kang pera, lagi kang busog? Subukan nyo, yayaan kayo ng kaibigan nyo. Kaya kayo tayo. Busog pa. Saan? Pero, sa akin tabi, busog. Pero sa totoo lang, wala kang pera kasi. Kaya lagi sinasabi, busog ka pa. Tama?
instruction po sa atin, ano? Unang-una, nawala ka ng downline. Minute mo yung downline mo, magbabayad na, nawala pa. Instruction yun. Correct? I-meet mo yung downline mo, biglang bumagyo. Kagaya ngayon, lakas ang ulan. Diba? Natutuwa nga kami kasi dami yun. Pero mas natutuwa, alam mo sa totoo lang, alam nyo, marami pa darating kaya lang mga tinamad. Bakit? Umulan eh. Itong distraction ng pag-ulan, wala yan sa inyo. Ibig sabihin nakafocus kayo. Yes. Sino kumitab, sino matuto. Diba? Yes. Discouragement, sino yan? Ayan o, yung mga malalapit sa buhay mo, lalakas mo discourage. Correct? May paturo ako sa inyo ha. Hanapin niyo yung tamang tao, hindi yung mahal mong tao. Sinasama mo mga mahal mo, mali nga yan eh. Mahal mo nga siya, o kapatid mo, sinama mo, nanay mo, sinama mo, kapatid, di ba? Kamag-anak mo, sinama, ayaw nga maniwala sa'yo. Ang hanapin mo, kahit hindi mo mahal, hindi mo kakilala, basta tamang tao at sasama sa'yo. Yun ang hanapin niyo. Natin, mga magdi-discourage sa atin eh. Lima yung sinama mo, anim ang nawala. Damay ka na dun. Yan, lima yung mga. Tama, ayaw. Ay, pagdabi sa kanya. Tama sila eh, pangit yung negosyo ko. Diba? Mamay ka para anim na. Hindi ito mawawala sa mundo. Action. Laging present ito sa atin. Yes. Okay? Laging present ito. Ngayon ang tanong, kaya mo ba? Yes. Kaya mo bang labanan yan? Yes. Importante kaya mong labanan yan. Kasi kung hindi, wala mangyayari sa atin. Okay? Last part na po ito. Attrition. Ano yung attrition? Minsan may sinama ka, mawawala pa. Isa na nga lang yung downline mo, nawala pa. Isa nga lang yung nag-qualify sa'yo, nawala pa. Correct? May ganun ba nangyari? Yes. Meron ba? Yes. Meron? Meron! Yes. Isa na nga lang, wala pa? Yes! Ano ang sagot dyan? Hanap ulit! Yes! Tandaan nyo ito ha! Okay? Ito ha! Uy, isa hamper ko, nawala pa eh. Hanapin nyo ito. Hanap ulit. Rita! Recruitment is the answer. Yes! Nawala yung downline mo? Recruit! Hindi dumating, recruit ulit! Dumating, mag-recruit ka ulit. Nagbayad, mag-recruit ka ulit. Normal po yung attrition, parang puno lang yan, namamatay din yung sanga. Pero kung foundation mo, tibay, lalagot, lalago yan. Yes. Yung may iwan, lalago yan. Tama ba? Yes. Okay? It's normal. Baka isa pa lang man, wala pa. Huwag kang mag-alala. Hindi yun yung timing sa kanya. Don't worry, ladies and gentlemen. Hindi po ibig sabihin na huminto, ay forever nang hihinto. Ibig sabihin ba ng araw, baka wala lang siya sa timing. Okay? Ngayon, barang araw, pag bumalik, nasa timing na, dinalo kang uunlad. Yes. Nakukuha niyo po ako? Yes. Okay? Again, these are the things na normal po sa networking. Stay focused on your goal. No? Napakarami pong distraction, napakaraming discouragement, pero kung meron kang goal sa buhay, makukuha at makukuha ninyo yan. Yes. Okay po ba yan? Yes. Natutuloy po ba? Are you sure? Yes! Kumusta ang negosyo? Yes! Ganyan. May expression ha? Importante expression. Mahirap kasi expression sa Zoom eh. Huwag yung kumusta nito, ay grabe! Wala ka namang kausap. Diba? So again, maraming pong salamat and everyone.